o ng bagong buhay sapagkat ang Panginoon ay dumating bilang tagapagligtas, manlubos at tagapagpalaya. Ang anumang ating suliranin ay may pag-asang palutas. Bakit? Sapagkat si Jesus ay dumating bilang sagot at solusyon sa lahat ng ating problema, sa lahat ng ating pangangailangan. Do not be afraid, only believe in Christ. Palakpakan po natin muli. It is your choice. Ikalawa, it is our choice amidst discouraging people. People with discouraging words and opinions. Sa Mark 5:35, while he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" As soon, tingnan niyo po, as soon, kaagad, nang marinig ng Panginoon, na yung mga tao sa paligid nila, sa paligid ni Jairus, ang sinasabi mga negatibo, immediately, kaagad, ay nagsalita ang Panginoon at ano ang kanyang salita? He said to the ruler of the synagogue, "Do not be afraid, only believe." Now, hindi naman po tayo susunod sa mga nakatatakot o nakakatakot na sitwasyon. Ang inalo tayo doon, mayroong mga sitwasyon talagang nakakatakot. Huwag tayong maging plastic, huwag tayong maging bato, mayroon tayong emosyon. Talagang may mga sitwasyon nakakatakot. Now, ikalawa, maaaring ikaw ay maka-encounter sa buhay mo, ay maka-encounter ka, I mean, ng mga tao ang kanilang sasabihin ay magdudulot ng takot ang kanilang mga opinyon patungkol sa'yo, sa buhay mo, sitwasyon mo, ay magdadagdag ng takot. But again, ang salita ng Panginoon, do not be afraid, only believe. So, nung panahon na yon, ang krisis sa buhay ni Jairus dahil sa kanyang anak, ay naka-encounter siya ng mga discouraging people. People with discouraging opinions, with discouraging words. Do not be afraid, only believe. Pero sabi ng mga tao, eh bakit pa inaakala mo pa yung Jesus na yan? Pauwiin mo na yan. Sayang lang, binawag mo pa, huli na ang lahat. Bakit? Eh patay na ang iyong anak. Why trouble the teacher any further? Para sa mga tao, ano ang kanilang interpretasyon? Ano ang kanilang opinion? Sayang lang, Jairus, ng ginawa ko ng bang. Lumapit ka pa sa Jesus na yan, huli na ang lahat. Inaabala mo lang siya, nag-aaksaya ka lang ng oras. Bakit ka pa lalapit sa kanya at hihingi ng tulong? Wala namang pag-asa dahil patay na ang iyong anak. So ang ganitong mga tao, mga magulang at kapatid, ay nagpapahayag ng kanilang mga salita at opinion na iyahatid sa iyo at sa akin ay mga takot. O lalo nilang dadagdagan ang takot. Palalalain ang takot. Maaaring na muna, ang takot ko'y ganito lang, maliit. Pero dahil nakinig ka at nakinig ka at naniwala ka at naniwala sa mga sinasabi ng mga tao na wala namang katotohanan, ang takot na maliit ay unti-unting lumaki at ikaw ay nadaig na ang takot na yan, pangamba sa iyo. So anong ibig sabihin? Mag-ingat ka sa iyong mga papakinggan, sa iyong mga paniniwalaan. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaluwagan, mag-ingat ka sa iyong mga papakinggan, paniniwalaan. Huwag kang panik. Paniwalaan sa kanila. Na lahat ng balita, ay salahin mo kung totoo ba ang balita. May kasihan ba ang balita? Ang opinion ng tao na yon. Hindi dahil sinabi ni Kito, sinabi ni Kito, nahihirap tayo sa Kito, sa radio, television, at diario, ay totoo na. Pero kapag ka ito ang pinakinggan mo, kapag ka ito ang inasa mo, kapag ka ito ang pinananigan mo, ay hindi ka mapapangwara
dahil ang lahat ng salita ng Panginoon ay pawang katotohanan at ang Lord ay hindi katatakutin. Ang Panginoon ay lalong palalakasin ang iyong kalooban at ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Mag-ingat ka sa iyong mga pakakigyan at paniniwalaan. Bakit? Sapagkat ang takot ay nakakahawa. Mag-ingat ka sa katanungan. Nakakatakot ka na yun. Nakakahawa ka lang pagkatakot. Merong isang lalaki, dahil sa bigat ng kanyang problema, inagpunta siya doon sa tulad, doon sa naiginig. Tatanong siya, kapakamatay. Kasi hirap na hirap siya, bigat na bigat sa problema. So siya doon nakita ng polis, at inawag ang kanyang pansin. Sabi niya, taga, Brad, huwag kang magpakamatay, hindi yan ang solusyon. Ha? Kalmado ka lang, lalapit ako dyan, ha? Lalapit ako, mag-usap tayo. So, sa halip na tumagod yung lalaki, yung pakamatay, ay pinagbigyan niya yung polis, dahan-dahan ng bakit, para masabi niya, ano man ang kanyang pinagdadaanan, mga hulog sa iyo. Sabi ng polis, hindi yan ang solusyon, Brad, huwag kang magpakamatay, dahil lalo, malulugod ka lang sa problema, kung mahal sa buhay na iwan. Bakit ka ba magpapakamatay? Ano ba ang sinabi mo? Ano ba ang problema mo? So, kinuwento po ng lalaki nito yung lahat ng kanyang pinagdaanan ng mga kalungkutan, crisis, pagka sa lingwahe ng mundo, kamalasan ng tawag ng mundo. Iniwan ako ng aking asawa dahil nagbangkarote ang aking negosyo. Yung mga kaibigan ko, wala, inayuan ako lahat at hindi na ako dinamayan at tinulungan. At ito, meron pa akong nararamdaman ng sakit sa aking katawan. Talagang pinagsukluban ako ng langit at ng lupa. So itong lalaki na ito, ang problemado at takot na at palagang pag-asa, sila, ang pulis ay dating sa for 30 minutes. At pinagwento ng lalaki nito ang kanyang pangit na sitwasyon. For 30 minutes, ay pinagwento niya ang lahat doon sa pulis. And after 30 minutes, anong mangyari? Sila po'y sabay na tumagod. Parehong nagpakamatay. Nahawa si pulis. Mag-iingat ka kapatid sa iyong pinapakinggan, lalo na sa iyong pinaniniwalaan. Ang paniwalaan mo, ang tanggapin mo, ay ang buhay, ang makapangyarihan sa salita ng ating Panginoon na naglalakad ng kanyang mga pangako na kaya niyang tuparin at niyang tutuparin. Nang marinig ng ating Panginoon na dinibisteryo sa mga tao si Jairus, immediately siya po'y nagsalita. Bakit? Ayaw niyang maapektuhan, ayaw niyang mainggan niya itong si Jairus na matakot o tuluyang matakot o patuloy na matakot. Kaya siya nagsalita ng mga salita ng pag-asa, do not be afraid, only believe. Mga magulang at mga kapatid, sa dinami-dami ng mga balita at mga salita na ating nakapakinggan, na ating narinig sa telebisyon, radyo, dyaryo, at sa ating kapaligiran, maaaring itong kapanghinahin lalo ang iyong pananampalataya, dagdagan lalo ang iyong pagkabalisa at ang iyong pagkatakot. Kaya iyan ang panahon na lalo pang lumapit kay Kristo at makinig sa kanyang tinig at magmulay ng kanyang salita, sapagkat ang kanyang salita'y buhay, nagpapalakas at nagpapasigla ng ating pananampalataya. God's Word, tandaan po natin, God's Word is powerful and creative. God's Word is powerful and creative. Nang sinabi niya, let there be light, ilang taon bago nagkaroon ng light sa isang mata, let there be light.